Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating online Sunday Cell Celebration. At patuloy po nating awitan, purihin ang Panginoon gamit ang ating mga buhay sapagkat Siya'y dakila at kapag nasa piling tayo ng Panginoon, langit ang ating nadarama. Amen. Kapag sa'yo'y
ako'y sumasamba. Yes, Lord, sa oras na ito, patuloy po kaming nagpupuri, umaawit sa inyong harapan, Panginoon. Patuloy po namin itataas ang inyong pangalan. At Lord, sa oras na ito, dalangin namin na ikaw ang patuloy na manguna sa aming buhay. Patuloy mong loobin na ang buhay namin ay isang maging banal mong tahanan, Panginoon. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Nakaniikat, sa'yo ay pumiisa. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniikat, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Lumukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit at samba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Muli awitin natin ang loob ng Panginoon na ang buhay natin ay maging isang banal niyang tahanan. Sa puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay namasdan. Makaniikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan. Makaniikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Aluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo ng buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pagsamba.
kailanman ang loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y magiging. Yes, Lord. Sa oras ay ito, Panginoon, patuloy namin aawitin. Patuloy namin sasabihin ang mga papuri na para sa ito. Sapagkat ang buhay namin, Panginoon, ay nagsimula sa iyo. Gawin mo kami, Panginoon, sa malalim tahanan. Ngayon at kailanman, loobin mo, loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daloy ka nang wala hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Minsan pa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Narito kami, Panginoon. Maging napahain mo. Ikaw ay mamasdan, makanihiga. Sa'yo ay humihiga. Loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y magiging banal mong tahanan. Luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, Panginoon, sa aming buhay. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magari ka, magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Panginoon, sa oras na ito, patuloy kaming aawit. Patuloy kami, Panginoon, magpupuri sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagbibigay ng buhay sa atin. Isang buhay na ganap at kasiyasiya na sa iyo nagmumula. Tunay na, Panginoon, na ikaw ay marapat na pasalamatan, na ikaw ay marapat na sambahin, na ikaw ay marapat na itaas sapagkat ikaw ay dakila, makapangyarihan at tunay na Diyos. Kaya po, Panginoon, sa oras na ito, masasalamat ang aming hatid sa inyong pangalan, sa inyong kadakilaan at sa inyong kapurihan. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, Ama ng ating pong Panginoong Jesus. Mapagpalang gabi po sa buhay po ng bawat isa sa lahat na nakikinig. Patuloy na nga na ang Diyos ang mangusap sa bawat isa dahil napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya salamat po sa bawat isa na nanonood. Saan man daw kayo, patuloy na ang Diyos ang siyang nakakatunghay. Ang Diyos ang siyang magpapala sa inyo. Kaya tayo po ay magkukulay sa maikling panalangin.
Purihin ka, aming Diyos na mga Panginoon sa lahat. Salamat po muli sa gabing ito na muli kami ay makakapakinig ng salita mo. Dahil alam po namin na napakahalaga na ang salita mo ay amin pong napapakinggan. Salamat po o Diyos sa live streaming na naipapahatid ang salita mo, sapagat alam namin o Diyos sa pamagitan ng salita mo ay marami ang maliliwanagan, sapagat ang salita mo ay buhay at makapangyarihan. Kaya mangyari at maganap ang kalooban mo sa gabing ito sa pamagitan ng salita mo na mahayag sa gabing ito. Kaya pinupuri kita, pinasasalamatan sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong topic sa gabing ito, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Tunghayan po natin sa aklat po ng Awit 119:105 kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Salita mo'y isang tanglaw na sa aking patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong darakanan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanya pong salita na maliwanag na ang salita ng ating Panginoon ang siyang tumatanglaw sa ating pong nilalakaran. Kaya napakahalaga po sa buhay ng isang tao ang salita ng Diyos. Unang puntos, unawain ito. Bakit kailangan po nating unawain ang salita ng ating Diyos? Kung hindi po natin mauunawaan ang salita ng ating Panginoon, sigurado po na tayo po ay mapapahamak. Kaya malinaw na ipinapaunawa po sa atin sa gabing ito na unawain po natin ang salita po ng Diyos. At kapag naunawaan po natin ang salita ng Diyos, ito po yung magdadala sa atin sa katagumpayan ng ating pong buhay. Bakit po? Kasi ang sabi po doon sa Mateo chapter 13 verse 23, ganito po yung sinasabi. At inilalarawan ang nasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, may tig sa sandaan, may tiga-anim na po at may tig-tatatlong po. Na kapag naunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon, makatitiyak na tayo po ay mamumunga. Kaya yun po yung gusto ng ating Panginoon na maunawaan po natin ang kanyang salita. At kapag naunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon, sigurado na tayo po ay mamumunga. Kaya ito po yung kahalagahan ng salita ng ating Diyos at dapat ito po ay ating pong naunawaan. Hindi sapat na ito ay ating pong binabasa. Kailangan pong ating binabasa, dapat naunawaan po natin ito. Dahil kapag naunawaan natin ang salita ng ating Panginoon na ang sabi, tayo po ay mamumunga ng sagana. Yun po yung kahalagahan kung bakit nais ng Panginoon na maunawaan po natin ang kanya pong mga salita. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Ikalawa, ingatan ito sa ating puso. Napakahalaga na ang salita ng ating Panginoon ay iniingatan natin sa ating puso. At kapag iningatan po natin ang salita ng Panginoon sa ating puso, makasisiguro po tayo na lahat ng gagawin po natin ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon ay iniingatan po natin sa ating puso. Kaya napakahalaga po na itong salita ng ating Panginoon
ay lagi po naritong dapat pinapangalagaan. Dapat ito'y ating pong pinapahalagahan. Dapat ito'y ating pong iniingatan sa ating puso. Dapat, dahil ito yung magdadala sa ating pong buhay. Kung hindi po natin ito iingatan, hindi po magiging maganda ang ating pong buhay. Dahil ang sabi po doon sa awit 119:11, kung bakit dapat natin iniingatan sa ating puso ang salita po ng Diyos. Ang banal mong kautosan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Yun po yung nais ng Panginoon sa gabing ito, na napakahalaga na ingatan po natin ang salita ng Diyos sa ating puso upang hindi tayo magkasala. Kung hindi po natin iingatan ang salita ng Diyos sa ating puso, ang sabi, magkakasala po tayo. May mga bagay po tayo na iniingatan at pinapangalagaan. Katulad halimbawa po ng ating pong mga gadget, ng ating pong mga cellphone, iniingatan po natin ito. Dahil alam natin na kapag ito'y iniingatan natin, ay magagamit po natin ito ng maayos. Ganon din po mga magulang at mga kapatid sa gabi ito, na kapag ang salita po ng ating Panginoon na iniingatan natin sa ating puso, ito po ay magiging pakinabang po sa ating pong buhay. At ito po ay ating pong magagamit. Kaya yun po yung itinuturo ng Panginoon, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, dapat iniingatan sa ating puso upang hindi ito mawala. Dahil kung hindi po natin ito iingatan, posible na ang nahasik sa ating puso, yung salita ng ating Panginoon, ito ay mawawala. Kaya dapat iniingatan. Kapag ang isang gamit ay hindi iningatan, sigurado na ito ay mawawala. Ganun din ang salita ng Diyos, na kapag hindi natin iningatan sa ating puso, ito ay mawawala. Huwag nating hintayin na ang salita ng Panginoon ay mawala sa ating puso na kailangan iniingatan. Ikatlo, itanim ito sa ating isip. Napakahalaga po na ang salita ng ating Panginoon ay tinatanim natin sa ating isipan. Kapag ang salita ng ating Panginoon ay tinanim natin sa ating isipan, na laging maliwanag ang ating pong kaisipan at laging maganda ang ating pong gagawin. Dahil maliwanag ang ating kaisipan, dahil ang salita ng ating Panginoon ay itinatanim natin sa ating isipan, at kapag ito'y itinanim sa ating isipan, ito ay magiging pakinabang sa bawat isa sa atin. Bakit po? Ang sabi po doon sa Colossians chapter 3 verse 16, unawain po natin kung bakit dapat natin pong itanim ito sa ating isipan. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturoan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awit na espiritual na may pagpasasalamat sa Diyos. Kapag itinanim po natin sa ating isipan ang salita ng ating Panginoon, matututo tayong magpasalamat sa ating Panginoon, kasi yung salita ng ating Panginoon ay itinanim natin sa ating isipan. Kaya nga ang sabi po dito, yung salita ni Kristo ay itanim po natin sa ating isipan, dahil yun ang nakakalugod sa ating Panginoon. At kapag ito'y itinanim sa ating isipan, matututo tayong magpasalamat sa araw-araw. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng ginagawa po sa atin, sa lahat ng mabuting bagay na binibigay po sa atin, dapat ipinagpapasalamat. Dahil kung di po natin itatanim sa ating isipan ang salita ng ating Panginoon,
hindi tayo matututong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya mahalaga ng salita ng ating pong Panginoon ay lagi pong nasa ating isipan. Purihin ang Diyos sa gabi ito. Pang-apat, ipamuhay ito. Napakahalaga na ang salita ng ating Panginoon ay atin po itong ipinapamuhay. Dahil kung hindi po na nito ipapamuhay at hindi po ito makikita sa ating pamumuhay, at kapag nakita po ng ating pong mga anak, iyon ang mangyayari at gagawin po nila. Kung ano ang nakikita po sa atin, iyon din ang gagawin ng ating pong mga anak. Kung hindi natin ipinapamuhay ang salita ng ating Panginoon at iyon ang makikita ng ating pong mga anak, hindi rin po nila ipapamuhay ang salita ng ating Panginoon dahil nakikita mismo sa atin. Kaya mahalaga na itinuturo ng Panginoon sa atin na kanyang salita ay dapat nating ipinapamuhay. Dapat nakikita po ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay, yung salita ng ating Diyos. Bakit po? Malinaw sa sinabi sa Santiago 1:22 kung bakit napakahalaga na ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Malinaw po sa sinabi sa banal na kasulatan, kung hindi po natin ipinapamuhay ang salita ng ating Panginoon, dinadaya daw po natin ang ating pong sarili. Dapat hindi na po natin dinadaya ang ating pong mga sarili. Sarili na nga natin dadayain pa. Kaya ipinapaunawa po ng Panginoon sa gabi ito na dapat nating ipinapamuhay. Bilang tatak na tayo ay Kristiyano, dapat nakikita sa ating pamumuhay, ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Kung hindi po natin ito ipapamuhay, marami ang mapapahamak. Marami na gagaya sa ating pamumuhay. Kaya, kung ipinapamuhay po natin ang salita ng ating Panginoon, na ito po yung magigisalbing yung tanglaw po natin sa ating po mga makakausap, makikita po nila kung paano po natin ipinamumuhay ang salita ng ating Panginoon, magre-reflect po yun sa kanila. Kaya mahalaga, ito'y makikita sa atin. Kaya yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Dapat nakikita sa ating pamumuhay. Ikalima, sundin ito. Hindi sapat na ito'y unawain o ingatan sa ating puso, itanim sa ating isip, ipamuhay ito. Dapat sinusunod ito, yung salita ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang Diyos. Dahil yung pong mga alagad ng Panginoon, hindi na po sila nagtatanong kung saan pupunta ang ating Panginoon. Kapag lumakad ang Panginoon, sumusunod na itong kanyang mga alagad. Hindi na dumedepende ang mga alagad doon sa mapa. Ang ginagawa po nila, kung saan pumunta ang Panginoon, sumusunod sila. Dahil yun po yung itinuturo ng ating Panginoon. Ang kahalagahan ng salita ng ating Panginoon, dapat sinusunod natin. Kung hindi po natin sinusunod ang salita ng ating Panginoon, ito'y mawawalan ng kabuluhan. Dahil sinabi po doon sa awit 119:67 kung bakit mahalaga na sundin natin ang salita ng Diyos. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako'y parusahan, salita mo ang sinunod. Yun po yung naranasan ni David. Nung hindi niya sinunod ang salita ng ating Panginoon, napahamak siya.
naparusahan siya. Kaya nung sinunod ni David ang salita ng ating Panginoon, hindi po siya napahamak. Kundi ginabayan si David ng Panginoon, tinulungan dahil sinunod ang kanyang salita. Yun po yung kahalagahan ng salita ng ating Diyos. Dapat sinusunod ito. Dahil ito yung ipinag-uutos. Sundin ang kanyang salita. Dahil kapag sinunod natin ang salita ng ating Panginoon, sigurado na mayroong magandang mangyayari. Dahil dalawa lang po, mga kapatid. Sundin natin o suwayin. Pero mas maganda na sundin natin ang salita ng ating Panginoon kaysa suwayin. Kasi pag sinuway natin ang salita ng ating Panginoon, hindi yun makakatulong, hindi makakabuti po sa atin. Dahil tayo mapaparusahan, dahil tayo mapapahamak, kaya dapat sinusunod ang salita ng ating Panginoon. Ika-anim, gamitin ito sa tama. Bakit po na dapat ginagamit natin sa tama ang salita ng ating Panginoon? Kapag hindi po natin ginamit sa tama ang salita ng ating Panginoon, sigurado tayo ang tatamaan. Kaya dapat ang salita ng ating Panginoon ay ginagamit sa tama. Dahil ito po'y mapapakinabangan natin. Kahit meron po tayong nakakausap na matataas na tao o may pinag-aralan o matatalino o mayayaman, kapag ang salita ng Panginoon ay ginamit natin sa tama, sigurado na hindi tayo pababayaan. Sino man makausap natin, na sigurado sila ay mamamangha. Bakit? Kasi ginagamit natin sa tama ang salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos kapag ginamit natin ng tama, ito po'y magkakaroon ng kapangyarihan sa ating pong buhay. Dahil salita ito ng Diyos, kaya mahalaga ginagamit sa tama ang kanyang salita para hindi tayo papahamak, para tayo papalain, para tayo maging karapat-dapat sa harap ng Panginoon. At sigurado na malulugod siya kapag ang salita po niya ay pinapahalagahan, ginagamit sa tama. Dahil sinabi po doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, kung bakit napakalaga ng salita po niya ay ginagamit po natin sa tama. Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikaya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Malinaw po, mga magulang at mga kapatid, na magiging karapat-dapat tayo sa harap ng ating Panginoon kung ang kanyang salita ay gagamitin po natin sa tama. Kaya hindi po tayo mapapahiya sa mga tao sa harap ng Diyos, dahil ang salita po niya ay ginagamit po natin sa tama. Iyon po yung kahalagahan ng salita ng Diyos na ipinapaunawa po sa atin. Huwag na huwag mo po natin na ang salita po ng Panginoon ay gagamitin po natin sa hindi po maganda. Gagamitin po natin sa pansariling kakayahan, kaalaman, kundi gamitin po natin sa tama ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay makakatulong. Na kapag ang salita po ng Diyos ay ginamit po natin sa tama, sa mga taong wala pa pong tamang relasyon, sa taong marong pinagdaraanan, sa taong may mga sakit, sa taong may mga nakakaranas sa iba't ibang pagsubok, kapag ang salita po ng Diyos ay ginamit po natin ng tama para sa kanila,
sigurado na sila'y maliliwanagan. Sigurado na bubuksan ang kanilang isipan. Dahil ang salita po ng Diyos, iginagamit po natin ang tama para sa kanila. Kayo po yung halaga kung bakit ipinapaunawa po ng Diyos sa gabi ito na ang kanyang salita ay gagamitin lamang natin sa tama dahil kinalulugdan ng Panginoon kapag ang salita po ng ating Panginoon pinahahalagahan, ginagamit sa tama. Kaya purihin ang Diyos sa gabi ito. Panghuli po, ipangaral ito. Bakit po napakalaga na ang salita ng ating Panginoon ay ating pong ipangaral? Ako po'y naniniwala at nananampalataya na ito po yung tugon sa problema sa buong mundo. Yung salita ng ating pong Panginoon. Marami po yung nag-aalala. Marami po yung nababalisa. Marami ang nagtatanong kung kailan matatapos itong crisis na ito, itong pandemic na ito. Walang nakakaalam kung kailan matatapos. Ang tao ay nag-aalala. Pero ang kailangan po natin ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan upang maunawaan ng tao kung gaano kahalaga ang salita ng ating Panginoon. At kapag naipangaral po ang salita ng Panginoon at naunawaan ng mga tao at tinanggap yung salita ng ating Panginoon, ito po yung magdadala sa kanila sa kapayapaan, kapanatagan, kagalakan. Dahil salita ng ating Panginoon ay buhay at makapangyarihan. Kaya dapat ipinapangaral. Kaya ganun lang po yung pagsisikap ng mga apostol, ng mga alagad ng Panginoon. Kaya tunghayan po natin dun po sa aklat po ng Gawa, chapter 8, verse 4, na kahit naranasan po ng mga lingkod ng Panginoon, mga apostol, ang persecuted, na pe-persecute po sila, ay hindi po nila inalintana yon, kundi ipinapahayag po nila, ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon, dahil napakahalaga po nito. Dahil ito po yung sabi sa kanya pong salita. Nangalat ang mga mananampalataya at saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita. Purihin po ang Diyos na ang sabi, saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita ng ating Panginoon. Dahil alam nila na ang salita ng ating Panginoon ay napakalaga, kaya ipinapangaral. Kahit sila'y pinagbabawalan ng mga pariseo, ng mga saserdote, kahit sila'y pinapalo at kinukulong, kahit pinag-utos sa kanila na huwag ipangaral ang tungkol kay Kristo, pero hindi sila natatakot, meron silang katapang ipangaral ang salita ng ating Panginoon dahil alam nila na ito yung solusyon, yung salita ng ating Panginoon may paliganap para mabuksan ang kaisipan ng mga tao, para yung mga naliligaw ay magkaroon ng liwanag sa kanilang buhay at malaman nila yung tamang daan. Kung hindi ipapangaral ang salita ng Panginoon, masasadak po sila sa kapahamakan, sa kasalanan. Kaya yun po yung nais ng Panginoon sa gabing ito, na ang bawat isa ay hinihimok ng Panginoon sa gabing ito. Na ipangaral po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito yung kailangan sa crisis, sa pandemic natin pong naranasan, ang solusyon, yung salita ng ating Panginoon na dapat ipinapangaral. At kapag itong salitang ito ay naipangaral,
makasisiguro po tayo na kikilos, gagalaw ang Diyos dito po sa ating pong bansang kinabibilangan. Ang nais po niya ay maipalagay ang mabuting balita ng kaligtasan. Ngayon po, nasa gabing ito, na sa ating pong tinalakay, ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang una po, unawain ito. Ingatan ito sa ating puso. Itanim ito sa ating isip. Ipamuhi ito. Sundin ito. Gamitin ito sa tama at ipangaral ito. Purihin po ang Diyos sa gabing ito. Dahil po'y naniniwala sa pamagitan ng salita po niya na ating po napakinggan, naliwanagan ang ating pong kaisipan. Ang ating pong good news, matatagpuan ang tunay na kayamanan kung salita ng Diyos ay ipapamuhay. Purihin po ang Diyos sa gabing ito, naway napagpala po tayo ng salita ng ating Panginoon. Maraming maray kong salamat sa gabing ito, sa salita mo na napakinggan ng bawat isa. Dalangin ko po, O Diyos, na ang salita mo na kanilang napakinggan, naway tumimo po sa kanilang puso at ipamuhay. Lord, sa mga oras ito, sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat ng mga nakinig ng salita mo. Ano man po ang kanilang pinagdaraanan, ano man po ang kanilang mga problema, ano man po ang kanilang mga pangailangan. Sa mga oras ito, hiniling ko po, Ama, sa pangalan ng Panginoon Jesus, na ikaw po ang isang kumaugnay sa lahat ng kalupong pangailangan. Maray kong salamat sa gabing ito. Sa pamagitan ng salita mo, kami pong lahat ay napagpala. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, na patuloy na mangusap sa amin, na patuloy na ang salita mo ay maging buhay sa aming pong puso. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy pong ingatan ang bawat isa. Patuloy na mangyari at maganap ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko po, Panginoon, sa gabing ito, turuan niyo po kaming lahat na matutong magtiwala at subunod sa inyong pong kalooban. Pinagpala ka ba sa salita ng Diyos na iyong narinig? Sabi sa 2 Korinto 5:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Bilang pagpupuri at pagsunod sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaloob, maaari mong ipadala ang iyong offering online through GCash or PayMaya. Number 0919-060-9448. Together, let us reach more people for the Lord. Like our Facebook page, Conqueror World Harvest Mission. You will truly receive daily inspirations that will fuel you for the day. I-share mo na rin ang post para mas maraming tao pa ang maabot ng mabuting balita galing kay Jesus. You may also follow us on Instagram at conqueror.whm. Huwag kalilimutan, every Wednesday, midweek service at 7:30 p.m. Every Saturday, Jesus Little Winners at 10 o'clock a.m. And every Sunday, online cell celebration at 8:30 a.m. Community quarantine will never hinder us in following Jesus. Here in CWHM, you won't miss a thing. You may check on our YouTube account, Conqueror WHM, for the past Facebook Lives aired and watch it again. Subscribe to the channel so you would be notified for every videos uploaded. For prayer requests, testimonies, and inquiries, you may send us a message
through our Facebook page, and surely someone will assist you. Let us keep on keeping on. This is the time to get deeper in our relationship with the Lord. God bless everyone. Jesus loves you. Shalom.